Nakatak na namang simulan ngayong linggo ang rest bakuna sa butika sa labas ng Metro Manila at kasabay ng pagpapalawig pa ng programang ito ang suwestyo naman ni Senator Bongo na bigyan na din ang incentive sa mga pharmacists na magsisilbing vaccinators. Naritong report. Hinimok ni Bongo ang pamahalaan sa posibilidad ng pagbibigay insentibo sa mga pharmacist na tumutulong sa vaccination program ng pamahalaan. Noong nakaraang linggo, sinimulan sa Metro Manila ang Res Bakuna sa butika kung saan ang mga kwalipikadong magpa-booster dose ay maaari nang magtungo sa mga piling butika para doon magpabakuna. Katuwang dito ng pamahalaan ang TGP, Generica Drug Store, Healthway Clinic, Mercury Drug, South Star Drug, Watson at Qualimed. Ngayong linggo, ilulunsad rin ang kahalintulad na hakbang sa labas ng Metro Manila. Suggestion lang po, since binibilisan na natin yung ating vaccination, especially dito sa mga bakunahan sa butika. Opo, sir. Baka suggestion lang po as committee chair, baka pwede rin pong mabigyan ng incentives itong mga pharmacists natin na mayroon na nag-work overtime po. Tiniyak naman ni Presidential Advisor for COVID-19 Response, Secretary Vince Dison Caigo, na tatalakayin ang kanyang panukala sa National Task Force Against COVID-19, DOH, National Vaccination Operations Center. Para mas mainganyo pa yung mga lahat ng mga may-ari ng even private na mga pharmacies natin, talaga mainganyo sila sa pinakamalalayong lugar dito sa Pilipinas, pinakasulok mayor, kasi meron talagang butika. So, mainganyo sila, mas mapabilis ang ating pagpapabakuna. Yung nakita po namin itong nakaraang linggo, yung mga tao po, nakita lang nila yung butika na may bakunahan doon, aba, pumupunta lang po sila. I think very good gesture po at pag-aaralan po talaga namin, Senator, ng mabuti para matulungan naman natin kahit konti ang ating mga pharmacists. Target ng gobyerno ang 77 million na Pinoy na fully vaccinated bago matapos ang Marso ngayong taon at makumpleto ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17. Hanggang noong Lunes, abot na sa 215.5 million doses ng COVID-19 vaccines ang dumating sa bansa, kung saan 123.9 million dito ang naiturok na